Para sa mga ka-tech vloggers, mga subscribers natin bago sa aluma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw, ta bumisita sa channel, lahat ng mga ka-viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. Meron tayong bagong item na dumating, order lang natin at ito, dumating na at binuksan ko na. Ito ay isang monaural three-way active audio frequency divider. Ito. Pero bago ko siya papakita sa inyo, ito ay share ko sa para sa mga baguhan, so, hindi pa nakakilala kung ano yung circuit na to, para sa mga bagong electronics enthusiasts, hobbyists, DIYers, audio fanatics, at lalo na sa mga newbies, yung mga nag-uumpisa pa lang, para magkaroon kayo ng idea kung ano ba tong circuit na to at kung saan to ginagamit. Pero bago tayo mag-umpisa ay shoutout muna natin yung ating mga kaibigan na nagpapa-shoutout. Buhol Pride TV, Ka Buenas, Pakoy's Moto Vlogs, Malu Burila, Joy Aninyon at Extra Mix Channel. So uulitin ko, shoutout sa inyo, Buhol Pride TV, Ka Buenas, Pakoy's Moto Vlogs, Malu Burila, Joy Aninyon at Extra Mix Channel. So ito na yon. Ayun, ito siya. Itong circuit na to, kung ikukumpara mo sa ibang audio frequency divider, yung iba kasi napakasimple lang. Gumagamit lang siya ng dalawang chips up to apat. Pero dito, yung op-amps na ginagamit niya ay baliwalo. Ayan. Pero yung presyo nito, kung ikukumpara ko doon sa mga simpleng circuit ng ibang brand, mas ano siya, mas mura to. Kasi ang dami niyang chips na ginagamit, pero yung kanyang presyo ay mababa kumpara doon sa 2 or 3 op-amps lang yung ginagamit. Siguro nga dahil itong product na to ay bago at wala pa siyang ratings na nakalagay. Pero pagkatapos natin to matest at mabigyan natin ng ratings, doon na natin malalaman kung yung price ba ng seller ay mag-stay sa ganung presyo pa rin or tataasan nila. Base sa experience ko kasi, meron akong mga product na nabibili dati, yung parang nasa promo lang, tapos nabili na purchase natin at nabigyan natin ng magandang rating. After ko mag-post doon sa seller at nabigyan ko ng magandang rating, yung presyo niya ay umangat ng kalahati. Yung iba naman ay dumoble yung presyo. So ganun yung nangyayari. Kaya dito siguro, kaya siguro to mura ay nasa promo pa siya. Ayan. So ito yun, dahil nga itong item na to ay three-way, itong circuit na to ay three-way, meron siyang output dito na low, mid, high, low, mid, high. Tapos yung kanyang supply naman ay split nasa 12 volts up to 15 volts. Ayan siya dito. Tapos ito naman yung kanyang signal input. Ayan. So hindi ko naman sinasabi na dapat maging mahal to dahil 8 yung kanyang op-amps na ginagamit at yung iba ay 3 or 4 lang. At maganda na siya tumunog dahil nga marami siyang chips. Hindi pa rin magiging basihan natin yung ginagamit na numbers of active components and passive components. Kasi nagdidepende pa rin yun kung, yun nga, dati sa mga sinasabi ko, nagdidepende pa rin yun kung saan ang galing yung circuit na yun, sinong gumawa niyan, sino nag-design,
at depende sa mga parts na ginagamit. Kasi baka yung iba, yung dalawang chips or tatlong chips lang, baka naman yung op-amp na yun ay yung mamahalin. Kasi katulad nito, yung mga ordinaryong op-amp chips lang ay nagkakahalaga ng 20 pesos, 25 pesos. Pero yung ibang op-amps na ganito yung hitsura, ganito yung size, yung halimbawa na lang yung Muse, yung original lang Muse ay nagkakahalaga sa 600 pesos up to 1,000 plus. So biruin mo kung gano'ng kamahal yun kapag kinakabit yun dito. Kung 8 Muse yung kinakabit mo dito, so yung price nito magiging 10,000 na or mas mahigit pa 15,000. Kaya siguro pwede rin naging mura siya itong circuit na to dahil mumurahin lang yung op-amps na ginagamit. So ganun lang yun. Kaya maganda pa rin yung ganitong klase na nakasaksak sa sakit yung kanyang chips dahil pwede siyang ma-upgrade. Hindi siya katulad ng naka-surface mounted na iba na wala kang choice. Kung palitan mo naman, marami ka pang gagawin. Bibili ka pa ng mga adapter, socket adapter ng chips. Dito, kung gusto mong i-upgrade, kahit na ibang value basta compatible dito sa circuit na to, tanggalin mo lang yung chips. Ayan. So hanggang dito lang muna tayo kasi hindi pa naman natin ito ititest ngayon. Sa susunod na vlog pa, doon natin ititest kung ano ba yung magiging result niya at yung maganda ba yung kanyang performance dito sa kanyang output. Yung mga ganitong mga circuit ay ginagamit doon sa mga makikita natin na ano, yung active crossover network. Ito yung mga ginagamit. Pero yung ibang crossover network naman, lalo na kapag generic, kunti lang yung piyesang nakalagay, kunting chips lang. Minsan dalawang chips lang. Hindi katulad nito. At yung iba naman ay makikita natin doon sa mga amplifier, yung tinatawag na bi-amping amplifier. Kung ano yung sinasabi na bi-amping amplifier, sa next vlog doon ko ipapaliwanag sa inyo. So hindi na tayo magtatagal, hanggang dito lang muna tayo at at least nabigyan ko kayo ng idea, lalo na sa mga newbies, sa mga followers natin sa electronics, kung ano yung mga magiging sunod na upload natin after 3 or 4 days. So maraming salamat, God bless at bye-bye.